Hello guys, shout out sa mga OFW na katulad ko na alam natin na lahat ng to para sa pamilya, para sa anak. Wala tayong ibang gusto kundi matulungan sila. Maibigay yung mga gusto nila. Masaya na tayo doon. Kahit pagod, kahit ang hirap, andun yung puyat. Sige, laban. Kasi para sa pamilya, di ba? So, ang sakit lang isipin na lahat ng yun, pagdating ng araw, parang baliwala yung paghihirap mo na maisipan mo na panahon naman na sarili mo na especially katulad ko, single mom, kailangan ko din mag-ipon para sa anak ko. Pasensya na guys. Dilalabas ko lang talaga yung nararamdaman ko na. Wala kang ibang ginawa para pasayahin sila. Tapos, yung mga paghihirap mo, useless lang. Tapos, pag nagpapadala ka ng pera, real talk, masama talaga ang loob ko. As in, na-stress ako. Ang sakit sa ulo. Pag nagpadala ka ng pera, mabilis pa sa alas 4. Panay, message. Minuto-minuto, makareceive ka ng message na nahulog na. Pagkano? Ganito. Pero pag natanggap na yung pera, minsan, hindi mo na mahunta. Ang dami mong message, nagtatanong ka, natanggap mo na ba yung pera, ganitong gawin mo, hindi na, wala na. Sobrang nakakasama talaga ng loob. Nawala ka namang gusto para lang sa kanila. Tapos may hihingiin na hindi mo maibigay. Ikaw pa yung masama. Gawin ka pa ng masama kasi ganun. Ako kasi yung klaseng tao na maawain, di baling wala ako, basta sila meron. Madali akong maawa sa mga taong, ayun. Sakit lang kasi pamilya na akala mo sila yung magpapalakas sa'yo, akala mo sila yung maaasahan. Dahil nga pamilya, ate, bili ako ng ganito po. Kailangan ko to. Eh, walang magagawa eh. Mahirap lang yung pamilya mo. Eh, gusto mo naman maranasan nila yung
Kung anong meron ang iba, o oh, sige, ikaw yung meron. Ikaw yung meron, sige, bigay. Tapos hindi ka makabigay. Pagtatampo sa'yo. Hindi nila alam na. Tapos, kahit may sakit ka, hindi mo na kailangan ipaalam sa kanila kasi ayaw mo silang mag-alala. Aakuin mo na lang yung lahat-lahat. Tiisin mo na lang. So parang talagang disappointed ako, super talaga. Sana lang respeto din, respeto sa nararamdaman. Sa pamilya ko, ilang years, alam niyo naman na hindi ako na-stay ng Pilipinas. 9 months pa lang yung anak ko, iniwan ko na. It's a long story. Until now, hindi ko siya kasama. Nag-iipon para sa future niya. Pero sana, maintindihan nyo na hindi lahat ng panahon. Lagi akong andyan para sa inyo. Nakakasama ng loob kasi bakit ako pang masama na ever since? Ako yung tumulong. Binigay ko yung mga hinihingi ninyo. Deserve ko ba to? Deserve ko ba to na ganito? Pero thankful din ako kasi wala ako dito sa kinakatayuan ko. Hindi dahil sa inyo. Pero alam niyo ang totoo kung bakit hindi ako nag-stay dyan. Kung bakit ayaw ko ever since dati pa first year pa lang ako na lumayas na ako dyan. Alam nyo yan, pamilya ko kayo, mahal ko kayo, pero lumalaki na yung anak ko. This time hayaan nyo ako, respetuhin nyo yung decision ko. Respetuhin niyo yung nararamdaman ko. Kilala niyo ako. Mabunganga lang ako, pero binibigay ko yung kung ano yung mga gusto ninyo. Sobrang sama talaga ng loob ko. Bakit? Sa lahat ng ginagawa ako, useless. As in useless. O, diba? Stress, pagod, irritable, nakakainis, lahat-lahat na sasabog yung ulo ko sa sakit. Ilang araw ako nagkasakit, ilang araw ako nilagnat. Sinabi ko ba sa inyo, hindi, diba? Kasi ayaw ko yung mag-alala. Pero alam niyo na pag hindi ko na kaya, nasasabi ako sa inyo. Well, thank you kasi pinapagamot niyo ako kahit nandito ako. Pero sa totoo lang, kahit ganito, kahit ganyan, pamilya ko kayo eh. Mahal ko kayo eh. At sana sa mga kapatid ko na, sana ano niyong intindi, sana intindihin niyo ako kasi
nag-iisa ako dito. Buti ka kayo dyan magkasama eh. Buti kayo dyan magkasama. Alam niyo ba, gusto ko na umuwi, uwi na ako. Gusto ko na magpahinga. Gusto ko na matulog ng mahabang oras. Nakakapagod na, nakakapagod na sa trap. Yung banding natin na gusto ko mangyari yun, pero ang gulo na ngayon, grabe sumpra. Pag-issue talaga yung pera. Kahit kapatid, kahit. Huwag kayong magalit sa akin kung may rights akong magsalita. Huwag niyong masamain kung magsalita ako na gano'n, na gano'n, na gano'n, na gano'n. Wala na ba akong karapatan magalit? Wala na ba akong karapatan mag-explain? Wala na ba akong karapatan magsalita, ilabas yung nararamdaman ko? Unawa, intindi lang ang gusto ko na sana maintindihan niyo ako na kailangan ko din sa sarili ko na kailangan niyo din maghirap. Kailangan paghirapan. Kaya yun, gusto ko na paghirapan niyo. Paghirapan nyo bago nyo makuha yung gusto nyo. Kaya simpleng bagay, huwag nyo akong gawing masama. Nasasaktan ka, mas lalo ako nasasaktan. Yun lang yun eh. Pasensya na, gusto ko lang talaga ilabas. Wala akong mapagsabihan dito. Kasi nakakabali ang sakit-sakit ng ulo ko, sumbra. Hindi pa ako magaling masyado sa lagnat. Kaya pasensya na, nilabas ko lang talaga. Baka puputok tong ugat sa ano ko, ulo. So, sa mga nakarelate dyan, hindi kayo nag-iisa, ako lang. Ako lang, kasama nyo ako. Grabe. Ang hirap pagpamilya ang kalaban. Grabe. Sana lang malagpasan ko to. Wala namang, parang ewan. Parang, walang katapusan ang paghihirap. Deserve ko ba to? My God. Buti na lang siguro po masama ano yung ewan. Sakit pa lang. Ang sakit talaga ng ulo ko. Grabe. Parang sasabog. Hindi siya na ano sa gamot. Pang-stress siguro. Ewan. Thank you guys. Yun lang. Shinner ko lang. Ang sama talaga ng loob ko. Sa mga pamilya dyan na alam nyo bang gusto na namin umuwi. Gusto na namin makasama kayo. Like me. Birthday ng anak ko. 11. Pero never siyang nag-birthday na andun ako. Totoo rin. Hindi ako masamang ina. I try my best. Ginagawa ko lahat talaga na para maparamdam sa kanya na andun lang ako. Na andito pa rin ako bilang isang ina. So, good luck.